lupa na pagtataniman ko ng kutsarita. Lupa na hahalukan natin ng ipa para hindi tumigas yung lupa. Ilalagay natin dito sa 4x4 na plastic. Kailangan po kasi may ipa pag paninda po yung halaman or kahit po sa halaman sa bahay para hindi po matigas yung lupa. Ito pong lupang nilalagay ko dito na hinahalukan ko po ng ipa. Yan po yung ginawa kong waste. Yung nilalagyan ko po ng mga tira-tirang pagkain na balat ng mga prutas, gulay. Ilalagay ko siya sa isang lugar tapos tatabunan ko siya ng lupa. Pag nabulok yun, nahalo yun sa lupa. Yun. Magandang fertilizer yun. Mga bulok-bulok na, mabubulok na ng mga prutas, gulay. Ilagay nyo lang siya sa isang lugar. Tapos tabunan ng lupa. Yun na magiging gawa kayo ng sariling waste. Doon nyo ilagay yung mga tira-tira nyong pagkain. Huwag lang yung mga kanin na ulam, mga nabubulok lang na mga pagkain. Gaya ng gulay, prutas, pinagbalatan ng gulay. Lagay nyo doon. Pag nabulok yon, ahalo yung magiging kulay itim yung lupa. Mataba yung para sa halaman. Ito, sinahaluan ko siya ng ipa para hindi siya lalong matigas pagkatuyo. Para kahit hindi siya diligan agad, hindi agad nagda-dry yung lupa niya dahil meron siyang kasamang ipa. Pinili na ako ng lupa sa plastic na 4x4 na pagtataniman ko ng kutsarita. Dadamihan po natin yung pagtanga ilang sanga ba. Ilalagay ko 2, 4, 6, 8. Mga 8 peraso na sanga ng kutsarita sa bawat plastic ng 4x4. Para malago po siya pag tumubo. Maganda siyang tignan. Yun po kasi ang hinahanap ng mga mamimiling halaman, yung malalago. Mga 2 linggo lang ito. Buhay na kasi ang kutsarita madali siyang mabuhay, madali ding dumami. After 2 weeks pipick upin na to sa akin. Yung unang order sa akin yung Mayana, pinick up na siya kagabi. Hindi ko na na-videohan kasi gabi na, madilim na masyado dito sa lugar namin. Ito naman ang panibagong order niya sa akin, kutsarita. Ginagamit kasi to pang design sa mga nagpapa-landscape pa. Dahil ang dahon nito, iba-iba ang kulay. Kulot-kulot pa siya, oh. Nagkukulay pink, nagkukulay orange, nagkukulay yellow. Ilalagay muna natin siya ng 3 araw sa lilim bago natin siya ilalagay sa arawan. Kasi kailangan din naman niyang maarawan. Kasi lumalabas ang kulay ng ganda ng kutsarita pag naaarawan. Yung kanyang dahon, gumaganda yung mga kulay. Mga 2 days muna natin siya dito sa lilim bago natin papaarawan. Yan. Buhay na yan. Magandang klaseng lupa kasi yung pinagtataniman ko. Kinukuha ko siya sa waste na ginagawa ko at hinahalukan ko siya ng ipa para malambot.
makeup, hindi siya masyado pang malaki or mataas. Kasi ito hindi ito tumataas na halaman. Gumagapang lang ito. Kaya maganda lang ito pag ganito lang siya kaliliit. Lilinisin ko ngayon ang mga dahon ng dwarf snake. Alisin ko yung mga putik pati yung ugat. I-deliver ko siya bukas sa suki ko. Siya na ang magtatanim, kaya lilinisin ko na lang yung mga dahon. Didiretsuhin ko na sa kanyang i-deliver. Hindi ko na siya itatanim sa 4x4 na plastic. Siya na lang ang bahalang magtanim. Dilinisin ko lang yung mga ugat. Aalisin yung mga putik, yung mga dahon, para gumanda siya. Dahon niya para mawala yung mga putik at dumi. Yan. Pati yung ugat, inaalis ko yung putik. Ayan. Para wala na siyang putik. Pag diniliver bukas, malinis na. Diretso na lang niya itatanim. Maganda tong dwarf snake. Hindi siya lumalaki. At ang katangian niya, maganda. Ayan, no, nakabuka. Para siyang bulaklak. Dahon lang siya ng dahon. Pag pinagtabi-tabi niyo to sa isang malaking paso, manganganak siya ng manganganak. Mabilis siya magsuloy. At pag nagtabi-tabi sila lalo, lalong ang ganda. Para sila mga bulaklak. Ayan, no. Tingnan niya pag tabi-tabi. Ang ganda niyang tignan. Kaya siya tinawag na dwarf snake. Yung isang pamilya ng snake, nataas yun ang haba ng kanyang dahon. Pahaba lang ng pahaba yung dahon nun. Ito naman, pabilog ng pabilog. Parang nagkukorte siyang bulaklak. Hanggat naglalabas siya ng dahon, nagkukorte siyang bulaklak.